Pag-aganahin na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang makabago nilang traffic signalization system na inaasahang makakatulong sa pagsasaayos sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Mula sa Makati City, may ulat on the spot si Steve Davidson. Steve? Rafi, andito tayo ngayon ano, sa bagong three-story na command and control center ng MMDA. Ito yung kanilang panibagong metro base. Dito pa rin sa loob ng kanilang headquarters. All systems go na nga para dito sa kanilang state-of-the-art na traffic signalization system na malaki raw may tutulong hindi lamang doon sa mga pedestrian, sa mga commuter, kundi lalo na sa traffic management. Alam mo, 85 intersections na. 20% pa lamang yan ang 424 intersections sa Metro Manila. Yung pwede nang i-manage ano, mula rito sa metro base. Ngayon, ay digitized na yung kanilang traffic signalization system, hindi na yung katulad nung dati na analog. Kaya mula rito nga sa Metro Base, ay pwede na nilang kontrolin yung mga traffic signal. Meron din karagdagan na 25 CCTV camera, kaya sa kabuuan meron ng 175 CCTV camera sa buong Metro Manila na naka-install. High definition na yung mga idinagdag na camera, Rafi. Kaya ibig sabihin, kapag nag-zoom ka, kahit yung plaka ng sasakyan ay malinaw na rin. Sa oras ng kalamidad o aksidente, madali na raw ang responde dahil sa madaling monitoring. At meron itong intelligent traffic system kaya kaya nang bilangin yung mga sasakyan, mapaplano at mapaghahandaan na rin daw yung mga susunod na aksyon sa mga oras na nagtatraffic. Sa puntong ito, Rafi, ay kausapin lamang natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, magandang tanghali po sa inyo. Gano'n ho yung impact nito, yung may tutulong nito, lalong-lalo na sa pagmamando ng traffic natin? Alam natin na malaking problema ho yun na araw-araw yung kinakaroon. Magkakaroon ng certain upgrade ng efficiency. Unang-una, hindi na kailangan mano-mano. Pangalawa, mas mabilis yung pag-responde kung may aksidente. At alam natin kung saan merong pagkakabuhol-buhol o gridlock na pwede tayong mag-divert. Pangatlo, dahil intelligent traffic system, yung sensor ang gumagana. So kahit madaling araw, kung walang load naman, pwede niya i-green. So ibig sabihin, pakita lamang natin, Rafi, ano, itong sensor na nasa likuran natin, Chairman. So kapag, ibig sabihin, pag maluwag ho yung isang lane, automatic na magsa-stop yon, tapos mag-i-green yung masikip, ganun ba? Kung saan kailangan dumaloy, papatakbuhin niya, dyan na i-green niya. May nakita rin tayo, Rafi, dito nakalagay yung counter. So nabibilang na ho yung mga sasakyan sa EDSA. Saan-saan ho ba merong counter at tayo, paano makakatulong? Meron tayo sa EDSA, meron tayo sa Espanya, meron tayo sa Commonwealth. So malalaman natin kung over capacity na yung isang lugar. Halimbawa, habang nag-uusap tayo ngayon, southbound, 66,500 tumatakbo yun. 66,000 plus na ang dumadaan. So kung ang capacity ng EDSA ay 200,000, nakikita natin on an average daily basis kung may paglobo pa o bumababa, pwede na nating advice ang publiko na huwag nyo nang daanan dahil over capacity na. At pansin ko rin, Chairman, yung area na yun, ano, yung mga tunnels, nilagyan na rin ho ng CCTV camera. Bakit ho pinili natin? Yan yung ano eh, yung hirap na hirap tayo pag may aksidente. Hindi kaagad marating, hindi alam yung dahilan. Pag bagyo naman, hindi natin alam na baha na pala yun. So, with this real time, alam natin ang nangyayari sa mga tunnels, even as part of a crime prevention scheme. Alam natin, Chairman, na malaki yung kakulangan pa rin natin sa mga traffic enforcer. How will this help yung itong ating pagkakaroon itong bagong traffic signalization system? I-orient din natin yung mga traffic enforcers dito eh. So, mas madali natin ibato sa kanila yung information real time kung saan may problema. Ganun din, yung merong intelligent traffic system, pwede na tayo magbawas ng tao ron. Panghuli na lang, Chairman, bukas alam naman natin na malaki ano, yung kailangan nating bantayan, yung traslasyon ng Itim na Nazareno. Paano ho ito makakatulong? Unang-una, Quiapo. Kitang-kita natin, real-time to. Real-time ang Quiapo, yung Quirino Grandstand, yung Jones Bridge. So halos lahat ng dadaanan ng prosesyon covered natin. Eh. So isa-share din natin yung data sa kapulisan at makikita natin kung saan may problema. Maraming salamat po. Yan si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Alas 4 ng hapon mamaya, mismo si Pangulong Ninoy Aquino naman ang pupunta rito sa Command and Control Center para pasinayaan itong kanilang bagong metro base. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Makati. Balik sa'yo, Rafi. Oh, Steve, matanong ko lang, gaano kalaki lamang yung epekto ng driver discipline dyan sa traffic intelligent traffic system natin? Dahil alam naman natin yung mga bus, nagbababa, nagsasakay kahit saan-saan. Gaano kalaki yung magiging epekto nito dyan sa bagong sistemang yan?
Alam mo kasi, Rafi, meron na kasi silang plate recognition system. So makakatulong daw, Rafi, yung plate recognition system para yung mga bus na lumalabag, ano, yung iba pang mga motorista na lumalabag dun sa batas trapiko, eh, kanila na kaagad mapapupuntahan. Halimbawa, kung merong mga violators, although meron pa rin namang mga traffic enforcers na i-deploy, pero ang gagawin na lang, lamang nila, dun, lalo na sa mga intersections, hindi na sila yung mano-manong magmamando ng trapiko, lalo na dun sa mga digitized na yung sistema. Ang gagawin nila, mas madali lang mahuhuli mula rito sa Metro Base. Kung makikita na ang isang sasakyan na ito ay lumabag sa batas trapiko, ititimber ka agad dun sa enforcer na nando dun. Kung nalingat man siya, at least madaling maa-apprehend. So yun yung kanilang tinitignan sa ngayon. At eventually, Rafi, ang binanggit sa atin ni Chairman Tolentino kanina ay posible in the future, no, yung tinatawag na non-contact apprehension, para nang sa ganun, makukuna na lamang ng picture yung mga sasakyan na lumabag, yung eksaktong oras ng kanilang paglabag, ipapadala na lamang sa kanila yon, at mas madali yung management ng traffic, Rafi. Sana nga, Steve, makatulong ito para maging mas disiplinado yung mga Pilipinong driver. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.